So ayan, muli mga kamaestro, Brother Joshua Cunyado, ito na, nalihan na natin siya, magpa-primer na tayo ngayon, brad. Sabi ko nga sa'yo, lilihan na natin siya ng 120, kinatam natin siya ng gamit na 120, para medyo mabilis. Kasi pag dinirekta natin siya ng 220, brad, ito tip ko sa'yo ha, pag dinirekta natin siya ng 220, malakas sa masilya. Malakas sa masilya. Correction. Malakas sa liha. Alam kong bakit? Kasi medyo pino na yung 220, di ba? Eh, syempre, bagong pahit palang masilya yan. Yung masilya niya, kakapit agad dun sa talim ng liha. So, ang tendency, masasayang. Pupurol agad yung liha kasi napuno na ng pinaglihahan ng masilya. So, kaya kailangan, gamitan muna natin ang 120 na gamit. After na pumantay siya, medyo okay na. Saka natin tirahin ang 220 na liha. Sa ganun para nakatitipid tayo sa materyales. Okay? Kaya yung mga pinaglumaan na liha, tatandaan ninyo mga kamaestro, huwag ninyong basta tinatapon. Dito sa ating channel, dito sa ating bahay, eskwelahan ni kamaestro, hindi lamang pagtuturo sa pagpipintura ang ibibigay ko sa inyo, kundi mag-a-advise din ako para makatitipid tayo sapagkat alam ko naman, dyan sa atin sa Pilipinas, karamihan sa atin dyan mga nangungontrata, ay hindi naman kalakihan ang mga tanggap na pangungontrata. Kaya, advice ko sa inyo, huwag nyo itatapon yung mga lihang luma o pinaggamitan. Itatabi ninyo para magamit pa natin siya. Pwedeng palihan ng mga bakal. So, ayan, Joshua Cunyado. Nakita mo na yung ating yung nasilihan. Yan yung mga naiwan na yan. Yan yung mga parting medyo malalalim pa, brad. So, kaya naiwan yung bear niyan. Dito, ito itong may parting kanal na to, sabi ko nga sa'yo, pag nagmasila ka, kamay mo na, daliri pa na. Yan. Mura mo na ng daliri, sulok na ganyan. Wala problema, magagod ka ng daliri. Yan. Tapos, pag nagliha ka, siyempre, katamin mo muna ng goma. Bawasan mo lang muna siya. Kaya pag okay na, tutupin mo yung liha para madukot mo yung mga sulok. Tandaan mo, brother Joshua Cunyado, ha? Ito mga sulok na to, sigurado mong nadukot mo ng tinupi na liha yan. Alam mo kung bakit? Kasi pag namituro ka, itong sulok na to, hindi mo ito naliha. Tandaan mo, brad. Puputok yung masilya, puputok yung pintura na yan. Alam mo kung bakit? Magkakaroon ng hangin dito. Paano ko nasabi magkakaroon ng hangin? Kasi yung pintura mo na ibinuga, hindi didikit sa sulok, gawa ng madulas siya makintab. So ang tendency nun, hindi kakapit yung pintura, aangat siya. Pag lumutong yung pintura at nagpawakarwas ka, nadali ng power spray na tubig yun, sigurado tatalsik yung pintura doon sa sulok na to. Yun ang pagmumula ng dire-diretsyong pagkakatuklap na ng pintura. Kaya kayo mga kamaestro, siguraduhin ninyo na tinamaan nyo ng liha itong sulok na to. So after natin mag 120 na luma, tinira natin siya ng 220. So diretso na siya, wala nang habulin, awa ng Diyos. Ay niliha ko siya ng 320. After ko mag 220 sa minasilyahan na to, 320 naman siya. Kinatam ko siya ng goma lang ginamit ko na black. After kung ma-sure ko na nanaliha ko na siya ng 320 dahil magpa-primer na tayo, itong portion na to, kasi mag-aanggi tayo ng primer dito mga kamaestro, so liyahin natin ito ng number 600 or 500 na gamit ha. Labuin nyo mabuti ito. Siguraduhin nyo mga kamaestro na nilabuin nyo mabuti itong mga portion na maanggihan ng primer. Upang sa ganun, yung pinagduluhan ng primer, hindi siya magkaroon ng result. Kasi pag mumulan nyo ng pagmamapa, yun yung sinasabi ng iba. Nagkakaroon ng kamaestro na may mapa. After namin mag-finish, may nakikita kami parang bilog na parang mapa. Masilya ba yun? Hindi. Yun yung pinagduluhan ng primer na wala siya. Ang kinapitan ng primer na pinagduluhan ay hindi naliha. Ibig sabihin, makintab. Yung pinagpatungan ng primer, yung anggi ng primer, makintab. So, ang tendency noon, pag niliha mo yung pinagduluhan na yun, magkakaroon na result yun. Kahit nalihain mo ng lihain yun, hanggat yun hindi umaabot doon sa pinaglihaan mo na may malabo, doon sa may makintab siya, ang tendency noon, magkakaroon siya ng mapa. Kaya siguradong siguraduhin nyo na nalihan nyo ng 500 na gamit o 600 na bago. Huwag kayong manghinayang na magliha sa mga pasobra. Huwag nyo gagawing manghinayang magliha ng mga pasobra. Huwag din naman masisira yan eh. Magpasobra na kayo. Kasi yung anggi ng primer, hindi nyo makokontrol yan. May aanggi. Kaya nangyayari, nagkakatuloy ng haspe. Akala nila bukol. Akala nila ay nakaangat na masilya. Pero isa po yun sa pinagmumulan ng problema. So ito, tinakpan natin to. Alam nyo kung bakit? Kasi gawa ng maanggihan siya eh. Hindi naman ito pipinturahan ng buo mga kamaestro.
magic lang ang gagawin natin dito. Ito yung blending na tinatawag sa pure to. Tandaan nyo, itong gagawin natin to ay pearl white o perlas na puti. Makikita mo, Joshua, kunyado, kung paano natin gagawin ito. Eh, yung aking first owner ni si Kawil Marta Buada, yan eh, halos alam niya ng lahat. Kotse na tinitira niyan. Kaya first owner ko yan, masigasig yan eh. Yan ang isa sa pinakamalupit kong supporter. Malaki na gawa niya sa channel ko, Joshua Cunyado. Si Kawil Marta Buada. Alam mo ba, nagmasiring pa yan. May pakalat lang yung channel ng kanyang guro. Talagang inihingi niya ako ng suporta sa mga kanyang mga kapatiran o kabatiran, kaibigan o barkada, na ipalaganap yung channel ni Kamaestro. Malaki na itulong niya sa pagsisimula ni Kamaestro, si Kawil Marta Buada. Shout out sa iyo, Kawil Marta Buada, aking pinakamamahal na estudyante na first honor. Meron ka ng pan second honor ngayon, may kaklase ka na. Itong si Joshua Cunyado, shout out sa inyong dalawa ha. Para sa inyo yung mga pag-aaral natin to at sa mga papasok at mag-e-enroll sa ating channel. So hanggang dyan, kailangan na natin mag-primer, mga kamaestro. Till next video. So ayan, mag-i-spot na tayo, mga kamaestro. Huwag masyadong lawa, ha? No? Alalay lang. Medyo ilalayo niyo yung spray gun, huwag niyo masyado itutok. Adjust natin ng konti, medyo lawa eh. Ayan, mag-test panel muna kayo sa papel. Ay, ayaw lumabas. Ayan. Oh, kunti pa. Ayan, test panel kayo. Ayan, pwede na yun. Ayan. Ay. Ayan. Ayan natin gilid. Ayan lang muna. Anggi-anggi lang muna mga kapatid. Mahali ka buka. Tapos natin ng konti pa. Ayan. 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 Patong lang muna tayo. Hanggang tatlong patong yan ha, mga kamaestro. Tumo tayo sa ayan o, oh, kita nyo yung sobra o oh. Ayan, hindi pa pwedeng hindi kayo magpapasobra na ang pagliliha. Ayan, nakita nyo tulok na yun o, oh, yun o oh. Sabihin, mamasilihan nyo, plastic yon, plastic yon na lumitaw. Ayan op, oh, papahingin muna natin siya. Ganyan, yung una at pangalawa na ang proseso ng pagpaprimer, mga kamaestro. Ganyan din ha, parehas lang. So, the next video. So, ayan, mag-guide ko pa tayo. Bro Joshua Cunyado. Ito yung guide ko. Kung di mo pa ito na yung count, ay malaking bagay ito. Malaking bagay ito sa gagawin mong pagsisimula. Pag-aaral na ang pag-inituro. Guide ko, ito yung magiging guide mo. Dark color red to, ha. Hindi ito nabibiling literal na guide ko, ha. Ano lang to, bro Joshua? Ordinary yung pintura lang ito, metallic. Tinatawag lang ito na guide coat kasi pag nilihan natin yung primer na yan, naiiwanan ng lahat ng butas niyan. Makikita mo lahat ng problema dyan. Lahat ng butas, lahat ng malalim. Yan ang kagandaan at simple ng guide coat. Bro Joshua Cunyado. So, ayan. Kung natuyo yan, makikita mo kung anong purpose niyan. Sige, till next video, brother. So, ayan. Muli, mga kamaestro. Brother Joshua, ito na. Mapag-guide ko na tayo. Tanda mo yung mga guide ko na sinasabi, yan ganyan. After natin mag-primer. Any kind of dark color, yan. English pa yun, ha. Kahit anong klaseng dark color o matingkad na kulay. Tulad ng pula, verde, blue, black, or maroon. Basta yung mga dark color. Na metallic man siya o base coat. Ay pwede natin gawing guide coat. Medyo lalablawan lang natin yung kanyang thinner. Ha. Paambol lang yan, oh. Paambol lang. Yung huwag mo ibubuga ng solid. Paambol lang siya. Kasi ang purpose niyan, Brother Joshua, pag nilihan natin yan ng 320, kasi kasunod yan, din nag-primer na tayo ngayon. Susunod natin gagamitin ng sanding paper dyan, ha, para sa yung kalaman, 320.
So, okay, nalihan mo na ng 320 yan. Kasi, dalawa ang purpose niyan eh. Yung guide ko, alam mo kung bakit. Una-una, madali mong makikita yung mga butas. Pangalawa, makikita mo pa dyan yung mga medyo malalalim pa ng konti na hahabulan mo pa ng masilya. Ang gagamitin natin yan, dahil kurba-kurba naman yan, ito lang ibabaw ang ginamitan natin ng block, na sanding block na fiberglass, dahil diretso yan eh. Pero pwede na natin siyang gamitan siya ng goma. Tandaan nyo ha, yung goma na sanding block. Ito, yan. Pwede na ito. Pwede na siyang gamitin. Yan. Nabibend yan eh. Yan, susunod yan. Yan. Pwede nyo nang gamitin ito. 320. Mawawala pa yung kanyang balat suha. Yun ang mga purpose ng ano, yun yung mga purpose ng guide coat. Kasi, paano ka makapagbibigay ng finishing na makinis, na pino, kung yung balat suha sa primer, hindi mo natanggal o naalis. Kailangan, sa foundation mo, sa preparation mo, sa foundation, kailangan makinis na, pulido niya sa foundation pa lang. Para pag nagbuga ka ng kulay ng top coat, makinis siya. Although na, hindi naman nawawala talaga yung orange paint. Alam mo kung bakit? Kasi yung orange paint, normal yan sa spray gun. Pero maiiwasan siyang lumaki ang orange paint o magbalat suha kung alam mo yung distansya ng layo ng spray gun at alam mo yung lakas na hangin na kailangan ng spray gun. Kaya yung mga spray gun natin base rin sa compressor eh. Kasi may mga spray gun na hindi kaya makompressor na maliliit. May mga spray gun kasi na pang talagang malalakas na panghangin. Ang mukha ng spray gun ko. Pero sa gumagamit din, sa pag-a-adjust din yun. Kasi subo ko na yan eh. Kahit yung spray gun ko ay galing dito, ordinaryong compressor lang yung kanamitan yung mga makikita natin na pinamamakyaw yung nabibit-bit lang, huwag na may sobrang liit yung katamtaman lang ang laki, sinlaki ng tangke ng gas yung tangke ng compressor pwede na yun. So nasa pag-a-adjust lang yun, nasa paraan lang yun ang pag-a-adjust ng hangin saka yung distansya ng layo para maibigay mo yung pino. Subo ko na yan eh. Hindi naman ako minsan lang gumawa sa Pilipinas, tagal din ako dyan, ako nagsimula sa Pinas bago ako napunta rito. Nadagdagan na lang kaalaman ko rito. Mas na-upgrade ako rito kasi naranasan ko mag-seminar sa mga kumpanya. Paano gamitin yung mga tamang procedure. Ganto ganon. Marami pang tanong sa isip ko noon. Nung magtrabaho sa kumpanya, ay nadagdagan. Kaya ito, binabahagi ko sa inyo. Kaya maswerte kayo mga maestro. At nag-e-effort ang inyong guro na kayo ay bahagi na ng kaalaman sa about sa carpentry. O sige, till next video, mga kamaestro.